Hindi raw makapagsinungaling ang mga larawan. May kulay man o wala, may angkin silang katotohanan na sa matang tumitingin ay hindi maipagkakaila. Sa mag-asawang Val at Maggie, ang larawan ng kanilang kasal ang nagsilbing dokumento ng katotohanan at kasinungalingan sa kanilang pagsasama. Tunghayan natin ang maraming munting kwento sa likod ng isang makulay na larawan. Charo, tawagin mo na lamang akong Maggie. I work as a creative director in one of the top advertising agencies in the country. Sa mundo na kagaya ng advertising, kailangang obsessed ka para matagalan mo ang pressure at kompetisyon. True enough, nalulung ako sa sobrang trabaho na napabayaan ko na ang sarili ko. I just woke up one day feeling old and miserable. Mahigit 30 anyos na ako noon, hanggang nakilala ko si Val Charo. Trainee siya ng isang production house na kliyente namin. Niligawan niya ako at sinagot ko naman siya. Don't ask me why dahil hindi ko rin alam. Sobrang nagulat ang lahat, kaya lalo naman akong nanadya. For once, I felt like being impulsive, so I married Val. Okay. Huwag ka mag-alala. Parating na siguro yun. Ha? Halika muna sa loob. Inside? Brides, ganun ano, on their wedding day, they really bloom. Mm. But you, especially so, ha, my friend, you're glowing, just radiating. You look like an angel. Tama na nga, bola. Hindi, hindi kita binabolo, it's the truth. Di ba nga ako din nung wedding day ko, nung kinasala ko, di ba, ganda-ganda ko rin. Sabi nyo nga, nun lang ako gumanda, ang ganun. Hindi naman. Pa ako Miss Universe. Pero after 1 year of marriage, mukha na ako Mr. Universe. Kaya pinapatawa lang kita. Hindi na nga ako makakilos dito eh. Are you happy? Very. That's good. Nagulat kasi ako sa'yo eh. Bakit? Well, wala pa kayong 6 months mag-boyfriend, tapos wedding bells na kagad. Alam mo na. Yeah, I know. You don't have to tell me. It's the race against time. Mabilis talagang takbo ng kalendaryo eh. But
natin alam. Umabot ka sa TV sila, ay. Ikaw talaga. But I hope it's not just that, ha? Huh? I mean, like, baka you're thinking that it's better late than never. No. I hope you're not. Tanya, mahal ko si Val, kaya ako siya pakakasalan. Dahil kung hindi, ibali nang maging matandang dalaga ako. That's good. Uy, si Mother. Ano ba namang klaseng tao yung lalaking pakakasal mo at araw na araw ng kanyang kasal late? Tita naman, baka naman na traffic lang. Ang sabihin mo, wala siyang konsiderasyon. Ma. O, tingnan mo. Kababae mong tao, ikaw naghihintay sa kanya. Ano ba? O, ayan na. Ayan na, at last, tumating din. O, ayan. He's here. Oh, it's mine! My God! You're a bride. It's your wedding day. Let me be the first to wish the best. All the best. Best, best wishes. Gracias. Hi. Sorry, may problema kasi sa sakin. Okay lang. Okay lang. Ready ka na? Yeah. Hindi na siya tatandang dalaga. Pero sana, hindi siya nagkamali sa pagpili niya ng napangasawa. Napakabata pa eh. Biruin mong halos 14 na taon ng agwat nila, ng edad nila. Siguradong batang isip pa rin yung lalaki niyan. Balita ako nga. Niwala raw trabaho yan. Ikaw naman, makakapili pa ba si Mami? Buti nga, nakapag-asawa pa siya. First comeback in Warner's was one of his best. White Heat. You won't get away with it, Cody. Cody, huh? Go get the car started. You've got a good memory for names. No good. Good news. I remember the first day on the set. He didn't seem to... May trabaho ka na. I don't think he cared about being another gangster. May trabaho ka na. Talaga? Saan? Sa opisina namin. Hindi masyadong mataas ang posisyon, pero at least okay na yun kaysa sa wala kang ginagawa. Sa opisina nyo? Ano naman ang iisipin ng mga tao dun? Kaya ako tinanggap dito sa trabaho dahil sa'yo. Ito naman, hindi naman kita pinagpilitan eh. Tsaka sa ibang departamento yun, wala akong kinalaman doon. Ang ginawa ko, binigay ko yung resume mo, nagustuhan naman nila. So, kinuha ka nila dahil sa'yo, hindi dahil sa akin. Kahit na. Ang iisipin nila, na tinanggap ako dito sa trabaho dahil nilakad mo. Ito naman, bakit mo ba iniisip yung sasabihin ng ibang tao? Ang mahalaga... Ang mahalaga, magtrabaho ako. Para hindi ako pabigat sa'yo, ganun ba? Sige, tatanggap ko yung trabaho. Maigin ang pagtawanan ako ng ibang tao kaysa naman sumbatan mo ko ng ganyan. Ito naman, hindi naman ganun eh. Yun naman ang gusto mong palabasin, di ba? Gusto mong ipamukha sa akin na hindi kita kayang bigyan ng magandang buhay.
hindi mo lang madiretso sa akin. Look, wala naman ako ibig sabihin dun eh. Bakit pa ganyan ang iniisip mo? Akala ko lang kasi matutuwa ka na magkasama tayo sa trabaho. Kung ayaw mo, madali lang naman eh, di maghanap tayo ng iba. Val. Obviously, hindi pa ako familiar sa intricacies ng male ego. Akala ko binuhat ko ito, inapakan ko pa pala. The following day, he apologized and the following week, nagsimula na siya sa opisina namin. Wala pang isang buwan ay... I think you can do away with this last frame. Pagsamahin mo na lang tong dalawa, tutal. Masabi mo na naman dito kung anong gusto mong sabihin, di ba? Yes, ma'am. Okay, so... Mandy, pwede ba tayo mag-usap? Saan ka ba mamaya mga 2 o'clock? Sa office lang ko, ma'am. Pwede ba ako na lang pumunta doon? Yes, ma'am. Okay, pwede mo na lang to. See you later. Maggie, pagsabihan mo nga yung sekretarya mo, ah. Hindi yata ako kilala. Ayaw kong papasukin dito. May kausap kasi ako, eh. Kahit na! Sino ba ako? Asawa mo ako, ah. Kahit na presidente ng kumpanya, talaga yung secretary ko, hindi basta-basta mag-i-interrupt. Huh? Sinasabi mo na sa akin. Kahit ako? Bakit ka ba napasugod? Tungkol kay Ernie. Bakit? Tulungan mo naman siya eh. Aalisin na daw sa trabaho eh. May termination paper na daw eh. Bakit daw? Tardiness tsaka absences. Kakaawa naman yung tao eh. Tulungan mo naman oh. Ay naku Val, wala akong magagawa dyan. Ang nagdidesisyon dyan sa personal department kasi. Kaya nga ako lumapit sa'yo eh. Baka pwede mo naman lakarin. Pakiusapin mo sila. Look, rules and regulations yan ng kumpanya, hindi sa akin. Kaya ayaw akong makialam. Wag lang pala eh. Ba't ayaw mo akong diretsuhin? Ayaw mo lang. Kung gugustuhin mo naman, kaya-kaya mo eh. No, I don't think you see it. Look, ang problema ng... Siya ang boss ko. Pero pagdating dito sa bahay, ako ang boss niya. Pare akong hari dito. Pare Val, napakaswerte mo rin, no? Sipin mo, nakapangasawa ka ng mabait na, mayaman pa, maganda pa. Pero, pare, medyo malayo nga lang agwat ng edad ninyong dalawa. Di lang naman. Ayoko naman ng bata, eh. Yung kasing edad ko. Mm-hmm. Yun. Gusto ko yung mature katulad ni Maggie. Naiintindihan niya ako. At nasasakyan niya yung gusto ko. Paalam ka ba? Oh. Good evening, ma'am. Hi, good evening. Ano ba ang kasyon? Wala. Kunting sali-sali lang. Naisipan ko lang magpainom ng konti. Okay, sige. Enjoy lang kayo, ha? Oo, sige. Saan ka pupunta? Magpapahinga na ako. Pagod eh. Naku, tambak ang trabaho sa opisina. Mami Ana. Wow. Kanina pa kita hinihintay eh. Pinagmalaki ko sa mga kaibigan ko yung specialty mo, yung gambas. Hindi ako nagluto eh. Paano, hindi ko naman kasi alam na magiinuman kayo ngayon. Sayang. Hindi na yun eh. Magluto ka. Tess? Ikaw na magluto. Mas gusto ko yung timpla mo eh.
Mag-aalas 10 na eh. I have a very early meeting tomorrow. Eto, dinala ko pa nga, ahabulin ko pa tong papeles na to. Mas importante pa ba yan kayo sa akin? Paring Bal, okay na naman tong pulutan natin eh. Oo nga, Paring Bal, medyo solved naman na kami rito eh. Siya nga naman. Pare, hindi sa akin. Gusto ko yung gambas. Yeah, Han. Pagluto mo na kami. Papaya mo ba ako sa mga kaibigan ko? Sige na. Dali lang naman yun. Tikim din ako ng gambas. Ano? Diba? Pare, bilib ako sa'yo. Toast, pare. Cheers. Cheers. Salamat. Hindi mo ako pinahiya sa mga kaibigan ko, ha? Pero ako naman pinahiya mo. Sorry. Huwag ka na magalit. I'm sorry. Shirley? Gotcha! Tanya, no! Maggie, how are you? Ano talaga? Anong kamusta? Ikaw ang kakamustahin ko kaya ako napadalaw dito. How are you? Kamusta ang buhay ni Mrs. Reyes? Masarap, masaya. May konting hassle pero okay lang. Dai, boring naman kung walang problema, di ba? But you carried well. You're looking so gorgeous. I try. Teka, wala pa ba? Kailan ba ako magiging ninang? Inip na ako ah. Buka nga muna. Ano? Wala pa ba? Naiinip na nga rin si Val eh. Well, I wouldn't worry if I were you dahil ganun talaga yung iba. You know, mahirap magkapanganay. Pero, mark my word, once masimulan, sunod-sunod na yan. Tanya, medyo kinakabahan na ako. Baka hindi ako pwedeng magka-baby ah. Bakit? Wala ka namang diferensya, di ba? Teka, nagpa-check up ka na? Oo, wala daw naman problema eh. So? Yung pala eh. Huwag na kayong mainip. Darating din yun. Fingers and toes, pati talaga. Sabi ng doktor? Gaya ng dati, wala daw naman siya makita ang diferensya sa akin eh. Anong wala? Bakit mag-iisang taon na tayong kasal, hindi pa rin tayo magkaanak? Ang sabi niya sa akin, sa edad kong ito, talaga raw, medyo mahihirapan tayo ng konti. Pero konting tiyaga lang naman daw eh. Konting
Tsaka. Mabuti pa, magpatingin ka na lang sa ibang doktor. Hindi yata mahusay yung Dr. Sanchez na yan. Pang-anim na doktor na yung pinuntahan ko. Pare-pareho din naman ang resulta eh. Alam mo, Maggie, inip na ako eh. Gusto ko na magkaanak. Pahal, gusto ko rin namang magkaanak ah. Kaya gumawa ka ng paraan. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Magpahinga ka. Baka kaya hindi tayo makabuo, ay dahil lagi kang pagod. Marami kang iniisip. Kung kailangan mo mag-leave sa trabaho, gawin mo. Okay. Mag-leave ako. Bukas din naayusin ko. Dahil pag hindi mo ko binigyan ng anak, impyerno magiging buhay natin. Hindi na sinabi ko na sa'yo, wag na wag mo isasubmit yung mga papeles na hindi dumadaan sa akin. Huwag ka muna magsasalita, hindi pa ako tapos. How dare you decide on your own? I don't need your apology, Mitos. You better come to my office right now or you're fired. Hello? I'm sorry, sir. Yes, sir. Yeah, I realized that, sir. Yeah. Sir, I'll do something about it, sir. Yes, sir. You'll have the papers before 5 o'clock. Yes. Yeah, but I didn't... Sige na, Shirley. Mitos, do you realize kung gaano kalaking damage ang ginawa mo? Mami, hindi ko naman po sinasadya eh. Hindi mo sinasadya? Pwede ko ba sabihin yan kay Mr. Lucas? Pwede ko ba sabihin, hindi naman po kasi sinasadya ni Mitos eh. Diyos ko, Mitos, command responsibility to. Ako ang kapuputukan yan pag may mangyaring ganyan dahil sa bulilyasong ginawa mo. I'm very sorry, ma'am. Kunin mo yung mga papeles. Lahat, ha? Kunin mo, dalhin mo dito. Ulitin natin lahat yan. Tapusin natin ngayon. Yes, ma'am. Kunin mo na! Mitos! Shirl! Shirl! Shirley! Nakunan ako at Charo. Patong-patong na ang stress, tension at anxiety dahil sa mga bulilyaso sa opisina. Na-ospital ako ng mahigit isang linggo, subalit niminsan ay hindi dumalaw si Val. Alam kong galit na galit siya sa nangyari. Sumama ang loob ng nanay sa kanya. Hanggang sa bahay, hindi ako kinausap ni Val. Para sa kanya, hindi lang ang panganay namin ang namatay. Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap eh.
Val? 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 Kausapin mo naman ako. Sabihin mo sa akin kung ano nararamdaman mo. Magalit ka sa akin, sigawan mo ako kahit ano, basta kausapin mo lang ako. Val, please, huwag mo namang gawin sa akin to. Pinatay mo ang anak ko. Hindi ko naman sinasadya yun eh. Hindi mo iningatan ang anak ko. Pinatay mo ang anak ko! Hindi kita mapapatawan. Val. Nagibigyan mo ko ng anak. Val, gusto ko kong bigyan ng anak. Ginagawa ko naman lahat eh. Ginagawa ko ang lahat pero hindi ko kaya. Hanggang sa sarili mo to, ako ang walang kwenta, ako ang walang silbi. Ako ang walang kwenta. Walang halaga. Wala akong halaga bilang anak. Hindi ako minahal ng mga magulang ko. Iniwan lang nila ako sa bahay ampunan. Hindi ko silang nakakilala. Wala rin akong halaga bilang asawa. Palamon, laging umaasa. Alam mo ba? Masarap ang kalagayan ko. Alam mo ba? Alam ko na lahat ng tao tatawanan ako. Kahit mamahalin ang mga sinusuot ko. Magandang kotseng minamaneho ko. Kahit nakatira ako dito sa mansyon. Nagtatawanan pa rin nila ako. Dahil alam nila hindi sa akin to kundi sa'yo. Kahit isang bagay dito, sa bahay nito ay wala akong pagmamalaki. Alam nila na hindi ko matitikman lahat na ito kundi dahil sa'yo. Lahat na lang ng gamit ko galing sa'yo. Alam, Maggie. Magkakaroon na sana halagang pagkatao ko. Magkaroon lang ako ng anak. Dahil yung anak ko, akin yun! Sa atin yun! Hindi lang sa'yo. Sa atin!
nangyari. Pinabayaan mo. Pinatay mo ang anak natin. Ano ako ngayon? Magi, ano ako ngayon? Wala pa rin kwenta. Asawa mo ako. Pag-aari mo ako. Alam mo kung kanino ka? Alam mo kung ano ang nagmamay-ari sa'yo? Yung ambisyon mo! Yung pangarap mo! Yung tagumpay mo! Tama si Val, Charo. Mukha akong ambisyon. Sinayang ko ang buo kong panahon sa wala. Pero kung tinapakan ko man ang pagkalalaki ni Val, ang pagkababae ko naman ay pinatay niya. I felt just as worthless. Wala na akong silbi bilang ina, ligo pa rin ako bilang asawa. Lumala nang lumala ang lahat. Hello? Susan? Si Val, please. Ano? Ano nag-resign? Trabaho. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Nagulat tuloy ako. Saan ka ba lumipat? Sa company ni Mr. Mariano. Val, kalaban na kumpanya yan ah. Nakakahiya naman kay Mr. Lucas. Ano na lang sasabihin niya? Ano pa kailangan ko sasabihin niya? Mas maganda ang offer sa akin sa kabila eh. Mas mataas ang sweldo at posisyon ko. Oo na. Pero pangit naman yata, di ba? Mag-asawa tayo pero magkalabang kumpanya ang pinagtatrabahuhan natin. Tsaka, isa pa. Sana inisip mo man lang na si Mr. Lucas ang nagbigay sa'yo ng una mong trabaho. Nanunumbat ka na naman. Hindi naman sa ganun eh. Ang akin lang. Sana konting loyalty man lang. Pwede ba, Maggie? Huwag mo nang pakilaman ang desisyon ko. Desisyon ko yun eh. Pabayaan mo na ako. Total, lahat naman ang sasabihin mo, hindi ko naman susundin eh. Kagaya ng ginawa mo sa akin nung pinagbawal kong bumalik ka sa trabaho. Ano ginawa mo? Bumalik ka pa rin sa trabaho. Kaya anong nangyari sa anak ko? Namatay ang anak ko. Teka. Bakit dyan na naman nauwi ang usapan? Talagang lahat ng usapan natin, dun mauuwi. Kaya kung ako ikaw, huwag na huwag mo na akong pakikialaman.
Hindi ba pwedeng malaman kung saan ka inaabot ng umaga? Kung saan ka nagpapalipas ng gabi? Kaya nga ba ayokong nagpupunta rito eh. Ayokong nakikita kitang ganyan. Hindi ko na alam anong gagawin ko. Anak, ibigay mo na sa kanyang-kanyang laya. Bawiin mo sa kanyang laya mo. Hindi ko kaya mawala siya sa... Hindi ko na kaya mawala sa akin, Ma. Ba't matagal na siyang wala sa'yo? Naririto nga siya. Wala naman ang kanyang puso at isip sa'yo. You have to drop everything. Sumama ka sa'kin. Saan? Bakit? I can't explain. Basta sumama ka sa akin. Trust me. Please, let's go. Where's your bag? Let's go. Now. Bilisan mo. We might miss them. Come on, let's go. Tanya, this is stupid. Ano ba talagang ginagawa natin dito? Ang init, ha? Maggie, relax ka lang. What you're about to see will change your life. Tungkol ba talaga sa anto? Naiinis na ako. Patience is a virtue. Well, it's not one of mine. Hindi ako makapaniwala, Charo. Pakiramdam ko, nanunood lang ako ng sine,
But this time, hindi ako makareact. Huminto ang mundo ko. Wala na akong tatiting na respeto para sa sarili ko. Kahit pala pagtitiis ay may hangganan rin. Paalis mo na ba ako? Niloko mo ako. Sino ang babaeng yun? Alam mo na pala. Buti naman. Hindi na akong mahirap magtapat sa'yo. Ipinigay ko sa'yo ang lahat. Buong buhay ko, binigay ko sa'yo. Ito pa ba igagantin sa akin? Hindi, Maggie. Hindi mo kaya ibigay sa akin ang lahat. Ano? Ipamumukha mo na naman ba sa akin na hindi kita kayang bigyan ng anak? Nakaya mo minsan. Pero hindi mo iningatan. Akala mo ba ikaw lang nasaktan? Akala mo ba ikaw lang umaasang na magkaanak? Sigit pa ako, Val. Babae ako. At para sa isang babae, wala nang mas masakit pa sa katotohanan. Hindi siya maaari magkaroon ng anak. Pero hindi naman yan ang dahilan, di ba? Ginagamit mo lang yan. Ginagamit mo yan para nukuhin ako. Akala mo ba hindi ko alam? Kahit kailan hindi mo ako minahal. Hindi mo ako minahal. Hindi ako bulag, alam ko yun. Ginamit mo ako. Ginamit mo ang pera ko. Ginamit mo ang posisyon ko! Pero lahat ng yan, tiniis ko. Tiniis ko dahil umaasa pa rin akong darating din ang araw. Magbabago ka. Matututunan mo rin ako mahalin. Minahal kita, Maggie. Alam ng Diyos, minahal kita. Kaya huwag mo naman akong pagbintangan. Ginamit mo lang ako. Ganun pala tingin mo? Ba't ako? Ginamit mo rin naman ako, ha? Pinakasalan mo ako,
Dahil ayaw mo maisip na magiging matandang dalaga ka. Umasa kang magkakaroon ka ng anak sa pamamagitan ko. Pinakasalan mo ako para meron kang kasama. Dahil takot kang mag-isa. Magi kong ginamit kita, ginamit mo rin ako. Minahal kita, Val. Minahal kita, alam mo yun. Naramdaman mo yun. Tinatanggap ko yun. Pero aminin mo rin na minahal kita. Kahit kailan, wala akong naramdaman. Siguro dahil hindi ako marunong magbigay at magpadama ng pagmamahal. Dahil habang buhay ko, hindi ko naranasan magmahal eh. Wala akong magulang na pwede kong mahalin. Wala akong kapatid. Alam mo, Maggie, galit na galit ako sa mundo. Naramdaman ko lang ang pagmamahal nung nakilala kita. Siguro tama ka. Hindi mo nga naramdaman. Pasensya ka na. Dahil yun lang ang kaya ko eh. Salamat. Yun na ang huli naming pagkikita. Nabalitaan ko na lang na nagpunta sila ng pamilya niya sa Amerika. Nag-ampon ako at sa kanya ko na lang ibinuhos ang aking panahon. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ko na mahal si Val. He will always be the man in my wedding picture. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking kasaysayan. Gumagalang, Maggie. Ang mga larawan tulad ng katotohanan ay hindi natatakasan. Sila ang nagsisilbing alaala ng mga munting tagumpay at kabiguan na naging bahagi ng ating buhay. Tulad ni Maggie, magsilbi sanang hamon ang nakaraan upang magtama ng mali at bumangon sa pagkakataba. Ito po si Charo Santos na bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ay, di na.